Okay, ito yung na-research nating additional facts. Yung mga natutunan natin kay Mr. Saldi Mersenne ng Audibly. Ito muna ay primer. Pero gusto ko lang sabihin na ilalagay ko to sa special analysis ng President at Vice President ng Alliance of PWD in Cavite Incorporated. Lalagay ko to. Part ito ng kanilang PESEL analysis, lalo na dun sa technological part. Pero magbablog muna ako about hearing aid facts. So, ang title ng vlog na to is hearing aid facts. So, yung hearing aid, ano ba daw itong hearing aid na to? Ito yung isang electronic device na inilalagay either sa likod ng iyong tenga o sa loob ng iyong tenga o yung sa CIC o yung completely in the, yung nasa loob na mismo ng tenga mo o nasa loob na ng iyong auditory canal. Meron siyang 3 parts: microphone, amplifier, and speaker. So yung microphone yung nang tumatanggap ng sounds from the environment. And then yung enhancer niya, yun yung amplifier. Okay? Ini-enhance ng amplifier yung signal, and then pag napalakas na ng amplifier yung signal, pinapadala niya yun sa ear. Pinapadala niya yun sa ear through the speaker. Pinapadala niya doon sa ear to the speaker. So, ang maririnig na nun, pag may hearing aid tayo, mas clear na yung sound. Okay? Kaya nga yung sinasabi ni Sir Saldi, yung bone conduction. Siguro pag yun yung hearing ear, yung hearing aid is nasa likod ng tenga mo, bone conduction yung ginagamit mong principle kasi ina-amplify nun yung sounds sa tulong ng mga buto mo sa skull. Yung mga buto mo sa ulo o sa yung cranium o sa inyong skull, tumutulong yun ma-amplify yung sounds. Kung baka yung sounds na na-amplify sa iyong skull, tinutulungan ng device. Yung device ang nag-organize nun. Yung hearing aid device. No, so yun yung importanting parts, no. Isipin mo, hearing aid is an electronic device. Tayo inclined dapat tayo sa electronic device. Hindi natin alam na yung isa pa lang, yung hearing aid pala is an electronic device itself. No, and then yung hearing molds, yung sinasabi nga nilang mold, sinisigurado niyang fit sa tenga nung patient yung hearing aid. So yung material sa paggawa nun is silicone, vinyl, and then silicone, vinyl, and acrylic. Okay? So lahat naman 'yon sinasabi na na yung tatlo except yung phone is strong and durable. Kaso ang common sa kanila minsan nai-irritate lalo na yung sa silicone, nagko-cause ng allergies 'yon o ng skin irritation 'yon. Kaso pag foam naman yung ginamit mo, komportable nga siya, wala siyang allergic reaction, pero yun yung madaling masira. So yun yung foam. Yung pala sinasabi ni Sir Saldi yung sa postizo, kasi yung postizo is silicone yung ginagamit . Same thing. So ganun yung materials. So ito tayo sa pinakamadugong part. Tinignan ko yung website ng Audibly at ito yung mga prices ng hearing aid nila, yung behind the ear 15,000 to 100,000 pesos, and then yung in the ear is 10,000 to 70,000 pesos, and then yung CIC or yung completely in the canal 25,000 to 120,000 pesos. So ito yung pinoponduhan ng DSWD. O kahit gobyerno ang kasi hindi naman lahat ng Pilipino mayaman. Kung mayaman kayo, yan, pwede. Pero kung hindi kayo mayaman, at humihingi kayo ng tulong sa gobyerno, ayan na. Pero kailangan alagaan nyo. Because just like any electronic devices, ang hearing aid dapat minomonitor at inaalagaan.
if ever may makita kayong mali sa hearing aid nyo, pumunta na kayo sa hearing aid center. Pumunta na kayo sa Audibly or pumunta na kayo sa Nugen para ipacheck yung hearing aid nyo. Hindi nyo pwede sabihin na wala nang silbi yung hearing aid nyo kasi baka kayo ang dahilan kung bakit nasira yun. So, yun lang ho yung mga importanteng facts about hearing aid, no? So, pag nag-live po ako bukas, kukumpletuhin ko to bukas, eh. Yung ilalagay, ang title nun sa FB Live, Technological PESEL, Technological Side of Hearing Aid. Pero ito, nagpa-happy muna ako ng facts research about hearing aid. Bukas na yung kumpleto kasi sasama ko na dun yung buo doon sa na-research ko. Sinasummarize ko pa. So, yun lang po.